Bobo, putakin na mukha! So guys, welcome back to my channel. Okay, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano maging isang successful reseller. To start it off, ang pagiging isang reseller is one thing, okay? Pero ang pagiging isang successful reseller is another thing. So in between, sobrang daming factors niyan. Paano mo, kung dapat alam mo yung market value ng isang shoe, saan ka dapat mag-post, saan yung location ng meetup, paano mag-check ng sapatos, may mga na-encounter ka pang mga fake, ano yung mga bulk buying, sa marami guys. So lahat yun ituturo ko sa inyo. I mean, hindi naman lahat. Some things ituturo ko sa inyo, okay? Kasi may mga bagay na hindi talaga dapat malaman ng mga tao. So, secret number one, okay? Sa pagiging isang successful reseller, tuturo sa inyo in today's episode. So, ang una kong tip, mag-start ka muna sa bottom. Hindi naman pwede mag-start tayo sa gitna or sa dulo kasi hindi mo pagdadaanan yung mga step by step. So, paano kung nasa task ka na, biglang nahulog sa ground, di mo alam paano umakyat, di ba? Parang ganun. Alam, may saying na ganun, hindi ko ma-explain kung paano. Bruh! Yun. Kailangan mag-start ka muna sa pinakababa. Yung mga tao talagang ganun, nagsistart na sa baba. What? What do I mean by starting at the bottom? So basically, ang meaning lang naman nun, mag-start ka sa mababang puhunan. Start ka sa 5,000 pesos. Kasi huwag ka mag-start sa 20,000. Kasi kapag yung binili mong sapatos, let's say ito, Air Max 1 Jewel. Hindi naman ito kamahalan, pero let's say ito, 20,000 to. Pag umili ka ng 20,000 pesos na sapatos, hindi mo nabenta ng, let's say, 25,000. Kunwari, 20,000 ko nabili ito. Eh, kasi bobo ako eh. Hindi ko alam yung value nito eh. Hindi ko alam, may nagbenta nito, 20,000. Ang value lang pala nito, 5,000. So, lugi ka agad, di ba? So, ang gagawin mo, mag-start ka muna sa bottom, bumili ka muna ng mas murang pair, which is, ito, nabili ko ito, 3,500 eh. 3,500 ata or 3,000. Marami na ako masyadong nabiling sapatos. Hindi ko na alam sino yung mga napagbilihan ko. Pero shoutout kay Kuya na pinagbilihan ko nito. Basically, ang sinasabi ko dito is mag-start ka sa mababa mo ng puhunan para if ever you fail, madaling mo mahahabol yung budget mo. Ang secret number two, palagi mong tignan yung issue ng sapatos na nakalagay sa po. Yung condition, hindi importante yun. Sobrang hindi importante yun para sa akin. Kasi, yung condition kasi, ano yun eh, case-to-case basis yan eh. Kasi seller, pwede niyang sabihin na para sa akin, ano to, 9++++++ over 10, di ba? Pero para sa'yo, 8 over 10, di ba? Hindi mo, pag pinost mo yun sa Facebook, dahil nagkaroon kayo ng alitan, hirap ayusin yun eh. Kasi, di ba, iba yung opinion ni seller kesa sa opinion mo. So, yung condition na nilalagay online, ano lang yun guys, mema lang yun, mema. So, importante palagi, tatanungin mo kung ano yung issue. Air Max 1, have a Nike Day, example ulit. Pinost niya guys as 5,000 pesos, sign of usage. Nakalagay sa issue ah, sign of usage and slight lint roll. Ito yung lint na tinatawag. What? Hindi niya sinabi na may soul set, pero guys, wala tong soul set. Kunwari lang sinabi, walang sinabi niya, I mean, hindi na ka-indicate sa post niya na walang soul set. Nag-BM kayo ni Kuya, yung seller. Kunwari ni Johnny Albuquerque, ganyan. So sabi ni Javi, Sir Johnny, tanong ko lang po, may specific issue ba yung pair mo? Boom! Matik yun, kikita ka na agad dun. So kung bakit, tat sabihin ko mamaya. So Sir Johnny, may issue ba yung pair mo? Sasabihin niya, check ko bro ah. Wala naman para sa akin, wala. Ano lang talaga, normal creases, normal dirt, normal ganyan. Matik yun guys, lalo na kapag yung pair is sobrang tagal na, like 2015 pa, matik yun guys. May soul set na agad yun. So, really, nigga? So, bakit mapabibilit kung alam mong may soul set? Tuturo ko ulit sa'yo mamaya. So, makinig ka lang. Tip number two, tanong mo palagi kung ano yung issue ng sapatos. Tip number three, kailangan palagi ikaw yung mauuna magtanong ng location niya. So, bakit naging importante yun? Sa kadahilanan na ikaw yung unang nagtanong ng location niya, malalaman mo kung nasan siya nakatira. Let's say ako, nakatira ako sa May Anonas. So, ang malalapit sa akin na meetup is Cubao, Katipunan, and Circle. Kailangan mo agad siya tanongin kung saan siya nakatira para yung meetup is sa'yo na malapit. So, okay na kayo sa issue, okay na kayo sa oras na meetup. Ang hinihintay nyo lang is location, okay? So, tanongin natin si Sir Johnny kung saan yung location niya. Ito na guys, kung bakit importante yung una kayong magtanong ng location. Johnny, saan po ba kayo nakatira? So, pag sinabi niyang Makati
or Paranaque. Matik yun, nakatira ka na agad dyan, Dipolo, kahit ano oras ka nakatira. Magaling kang kupal ka! Bakit ganun? Bakit bigla ka nakatira sa Antipolo? Matik yun, guys, kasi para mo masabi sa kay Sir Johnny na, Sir Johnny, baka pwedeng halfway kita tayo sa Cubao. Matik yun, guys, papayag yun, kasi siya nga yung seller, kailangan niya ng pera, okay? Nag-meet kayo sa Cubao, which is... What the fuck?! Which is sobrang lapit lang sa Anonas, guys. So, eto na, kinabukasan, mag-meet na kayo ni Mr. Johnny. Diba? So, dala-dala niya yung pair. Tip number 3, ano yung mga kailangan mong i-check sa isang sapatos? So, let's say Air Max 1, have a Nike day. If I'm not mistaken, ni-release to 2017. Really, nigga? Medyo recent pa yung release nito, so hindi pa siya nagka-crumble, wala pa siyang sole set. Pero guys, another trivia. Pag below 4, pag 4 years na and above yung isang sapatos, mas prone na to sa sole set and crumbling, okay? So yun na nga, nag-meet up na nga ka ni Sir Johnny. Alala niyo kung bakit ko sinabi na importante yung location, tsaka importante yung issue na tinanong mo sa kanya. Kasi ito na, papasok na, guys. First muna sa, ano, sa issue ng sapatos. So habang chine-check mo yung sapatos, always check for sole separation. I-check niyo yung mga sides, pisil-pisili niyo kung walang sole sep yan. Yan, dito sa likod. Usually dito yan, guys. Dito tsaka dito. Nagkakaroon ng sole separation. Pag wala, okay. Pero pag meron, nakita mo. So sasabihin mo kay Sir Johnny, Sir Johnny, bakit ganito? Hindi mo sinabi sa akin, let's say may sole sep to, guys. Visualize lang natin. Kwento ko lang sa inyo. So sabi mo, Sir Johnny, bakit ganun? May sole sep yung sapatos. Sabi mo, nag-chat tayo sa Facebook, walang ano, sabi mo, no issue. So, sasabihin niya ngayon, ay, sorry bro, hindi ko napansin. Really, nigga? Boom. Matik yun, guys. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Agad yun. Matik yun. Okay? Pag hindi siya nagbigay ng discount, huwag mong bilhin. Kasi, lugi ka rin naman eh. 5,000 para sa Air Max 1 have a Nike day na may sole sep. Lugi ka na dun. So, mangyayari ganito. Sir Johnny ba, ganito po mangyayari. Since hindi mo nasabi sa akin na may sole sep yung sapatos, bibigyan mo ako ng discount, bawasan mo yung price ng sapatos. Okay. Paano masabi? Yung location ng meetup, dito na papasok. Oftentimes nag-work to, minsan naman hindi. So, case to case basis lang talaga. Pero para sa akin, nag-work to most of the time. So, 5,000 yung binenta yung sapatos, sabi mo agad, sir, 3,000 ako na lang mabibili to. Kasi papayas ko pa yan. Really, nigga? Sabi niya, sir, masyadong mababa yung 3,000 pesos, hindi ko kayang ibigay yun. Dito na papasok yung location, guys. Saan siya galing kung natatandaan yung Makati pa, di ba? Pwedeng Makati sa dulo, kasingit-singitan ng Makati, hindi ko alam kung saan. Pero ikaw, galing ka sa Anonas. So, kung mangyayari, kung iisipin mo, nilakad mo lang, hindi siya walkable, pero nilakad mo lang kasi nag-startup ka pa lang, wala ka pang bike or kotse. So, basically, nilakad mo lang yung Cubao. So, kung hindi kayo nag-deal, okay lang. Wala ka namang nawala, di ba? Walang nawala sa'yo. Yung kanya, kay Mr. Johnny, nawala yung oras niya. Tsaka, yung pamasahe, yun yung mawawala kapag hindi niya binenta sa sayo ng 3,000 pesos. Magaling kang kupal ka! Ngayon, paano mo siya mako-convince na ibenta sa'yo ng 3,000 pesos? Tapos sasabihin mo kay Sir Johnny, ganito yan, na-explain ko sa'yo. Hindi ko pwedeng bilhin yung sapatos ng 5,000, which is yung pinost mo kasi may sole sep to. Ngayon, lugi ako dun. Ang ma-offer ko lang sa'yo is 3,000. Halika niyang kapatid! Pag umuwi ka at pinost mo ulit to ng may sole sep, since hindi mo nga nakita, ipopost mo lang to. Let's say 3,500, ganyan. 3,500, 3,000. Kasi walang bibili ng Air Max 90 na may sole sep na 4,000 pesos. Or 3,500. Okay, matik yun. Walang bibili unless na lang super limited yan. 3,000 pesos for a Nike 1. And sasabihin mo kay Sir Johnny, Sir Johnny, pag pinost mo yan as 3,500, ganun din, uwi ka, mamamasahe ka na naman, tas may ipag-meet up ka na naman, so ganun din, mabibenta mo lang din 3,000 pesos. Ngayon, ikaw na yung nasa offense. Siya galing Makati, nag-invest siya ng oras, bumiyahe siya, and all things ganyan. Pero let's say naman, walang issue yung sapatos, hindi mo kailangan gumawa ng issue para dun, di ba? So, case-to-case basis na talaga. Importante yung meetup, ganun ka-importante, mauna ka magtanong ng location, guys. Para maunahan mo siya kung saan yung middle point nyo. So, yun, guys, sasabihin ni Sir Johnny, sige, ganun na lang, benta ko lang sa'yo 3,000 pesos to. Ngayon, hindi masama yun, guys, hindi pang babarat yun. Really, nigga? Kasi, pagkakamali ni seller yun, di ba naman kasalanan na hindi niya sinabi sa'yo na may sole sep, di ba? Parang kung isipin mo, kasalanan niya yun. So, pag nagalit siya, intindihin nyo na lang din, guys. Kasi bumayaki nga rin. Pero huwag kayong makikipag-away. Masama nagkikipag-away!
palagi lang kayong maging understanding lahat na dadaan sa madaling usap. So sabi mo, Sir Johnny, may soulset po kasi pasensya na hindi ko mabibili ng 5,000 to. Ang may offer ko lang sa'yo is 3,000 pesos. Ganun kadali guys, take it or leave it. Diba? Hindi nyo kailangan makipagtaasan ng boses, huwag kayong makipag-away masama yan. Ngayon, umuwi kang may soulset yung sapatos. Tuturo ko sa inyo episode kung paano mag-reglue ng sapatos. Pero for the instance, ibibenta nyo naman yung sapatos, i-re-reglue nyo na. Pero pag pinost nyo online, make sure na sinabi nyo naka-reglue na to. Kasi kapag di nyo sinabi, matatulad kayo kay Sir Johnny, mababarat kayo, diba? So yun guys, I hope na nakatulong to. Marami pang ituturo sa inyo guys sa mga susunod na episode. So mag-subscribe lang kayo guys. I mean, hindi naman ako sobrang lang yung reseller, pero alam mo yun, siguro at the age of, at the age of 20 or 21, 22, I mean, nakabili na ako ng kotse. I know hindi malaking bagay yun, pero achievement na yun para sa akin. Kasi ever since nag-graduate ako ng college, hindi na ako nang hingi ng pera sa magulang ko. Actually, nagbibigay pa ako sa kanila. So, para sa akin, successful na yun. Siguro sa inyo, hindi, pero alam mo yun, big ups na yun para sa akin. Kasi nakakatulong ka na sa pamilya mo. Naaaral ka ng isang maraming taon. Guys, yun. Sa next episode, ituturo ko sa inyo kung paano mag-reglue, paano mag-post sa Facebook online. Yung mga sasaling mga Facebook groups dapat. So yun guys, sana may natutunan kayo. Okay, so paalam na muna kasi marami pa akong gagawin. And sobrang, feel ko sobrang haba na ng video na to. And edit ko pa, nakatamad. Diba? Parang, so yun guys, paalam. And peace! Putang ina mo, giniawa mo! Maliwanag ikaw, bobo! Putang ina mo ka!